Laban o bawi? Laban! 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 Nito lang Martes, sa Laban o Bawi ng Itbulaga, may isang matapang nananindigan. 60,000. Laban! 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 70,000. Kahit pati napatan siya ng limpak-limpak na salapi, laban pa rin daw. 80,000 pesos, Salmea. 80,000. 80 na yan. Laban o bawi? Laban! Mukhang matapang at si ate malalaban na. Laban. Oo, dapat laban ang laban. Laban o bawi? Laban! Laban po! Laban! Ayaw niya ng 80,000. Ang gusto niya ay... 1,000,000 pesos! Sa huli, ang kanyang tapang nagbunga ng 1,000,000 piso. Laban o bawi sa mga pinakatinangkilik na pa-contest ng longest-running noontime show sa Pilipinas. Wala! Una itong nilaro noong Setyembre ng taong 2000. Matatandaang sa game na ito, sumikat dati ang Sex Bomb Dancers. Sa anim na taon nito, hindi bababa sa 50 ang nagawa na nitong milyonaryo. Laban o bawi? 1,000,000 pesos! At nitong Oktubre, nagbalik ang laban o bawi. Laban o bawi? Bawi. Binawi. Ayaw ni Michelle na 1,000,000. Makalipas ang 3 buwan, kauna-unahang milyonaryo sa pagbabalik nito ang 30 anyos na si Salmea Makasait. Sabi ko, pag manalo ako, uuwi ako kaagad sa mga anak. Wala raw balak talagang sumali sa laban o bawi si Salmea. Niyaya lang daw siya ng kanyang kaibigan na samahan itong mag-audition nung Lunes. Pero kapag sinuswerte nga naman, si Salmea pa raw ang napiling maging contestant. Tubong basilan si Salmea, anya. Ang tapang daw niya sa paglaban sa palaro nitong Martes, bunga na rin ng walang katapusang pakikipaglaban niya sa buhay. Naisip ko talaga kahit wala akong mauuwi, basta nakapagbigas lang ako laban-laban. Inakasan ko talaga yung loob ko. Alang-alang sa mga anak ko, pamilya ko, kasi sobra talaga ang pinagdaanan ko. Dahil sa kaguluhan at kahirapan ng buhay sa basilan, taong 2010, tiniis niyang iwan ang 4 niyang anak para mamasukan bilang domestic helper sa Saudi. Pero kung pwede lang daw niyang bawiin ang desisyon niyang yon, di sana hindi na nangyari ang mga pinagdaanan niyang masasama. Dating doon, illegal pala yun. Hindi kami nakauwi, hindi kami nakapidos lahat. Illegal pala pagdating doon. Nariyang umabot daw kasi ng 3 araw na hindi siya nakakain. Pinagbawalan daw kasi siya ng kanyang amo na magluto o kumuha ng pagkain kung hindi siya inaalok. Hindi ka rin pinakain ng amo mo. Ganon, minsan magluto sila, minsan doon lang sila kakain. Eh, doon ka lang sa kwarto, ganun. Minsan, binigyan ka lang yung tira-tira nila. Pag hindi mo kakainin niya, gutom ka. May pagkakataon pangaraw na ikinandado ng kanyang amo ang ref nung umalis ito ng 2 araw. Sa gutom ni Salmea, pinilit daw niyang sirain ang kandado. Siyempre, 2 araw na yun, hindi ako nakakain. Iminom na ako ng sa gripo para makainom lang ako. Parang hindi lang masakit ang tiyan ko. Yung tiyan mo na parang hindi mo maintindihan, kaya nga sinira ako. Yung rep, iniinom ko yung gatas.
Pero lahat ng ito, tiniis niya para sa kanyang mga anak. Yun nga lang, sa isang buong taon niyang pagtatrabaho sa Saudi, ni isang kusing, wala raw siyang natanggap. Hindi raw kasi nilakad ng kanyang amo ang kanyang mga dokumento. Kaya ang cheque raw na ibinigay nito sa kanya, hindi niya napa-encash. Papalitan ko daw, kailangan ikama. Yung ikama na yung ID. Eh hindi, mapalitan yun. Kasi wala akong ikama. Wala akong kapapil-papil doon, passport ko lang. Humingi raw si Salmia ng tulong sa Philippine Embassy doon para makauwi na sa Pilipinas. Pero hindi raw ito naging madali. Dahil hindi raw isinauli ng kanyang amo ang kanyang passport. Dahil dito, 15 araw daw nakulong si Salmia kasama ng iba pang undocumented foreigners sa Saudi habang inilalakad ng embassy ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Taong 2011, nakabalik din siya ng Pilipinas. Nakilala ni Salmia si Nora kung saan pumasok siyang kasambahay. Eh di meron lumapit sa akin ng babae. Yun pala, aplikante niya. Eh di sumama ako sa kanya. Sabi niya mabait, Muslim pa. Eh di sumama ako sa kanya. Eh kaya nga nakilala ko siya. Ang pinakamasakit daw para kay Salmia, hindi niya napag-aral ang kanyang tatlong anak. Ang panganay lang niya ang nakakapag-aral ngayon. Sobrang sakit pero wala kang magawa. Anong pambili mo, anong binibigay mo sa kanila? Wala kang magawa.